Napigabar si Boomer. Pagdasal na lang natin na ano, napakainis si Boomer talaga. An, kagabi ko pa napagdasal. Guys, welcome back to my channel. Ayan guys, for today's video. So ngayon ay, ano na guys, yan, gabi na. So mag-update-update lang po tayo about sa ating sari-sari store at about dito sa ating mga kasama dyan sa labas guys. Kasi nandito pa rin yung ating mga bisita na nagka-camping yung Youth Alive na Adventist or Religious Adventist guys. So ayan, nandiyan pa rin guys sila sa labas at pupulong at nakakatawa lang guys. Bali sila ay 4 days na kasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na po ngayon, 4 na araw na po silang nandito. So kahit inuulan sila sa gabi, natutuwa lang po ako guys kasi napaka-dedicated nila sa kanilang ginagawa at talagang lahat ng kabataan ay ginagawa nila yung kanilang mga dapat gawin sa kanilang camping guys. So pari tatlong beses po silang inayos nila yung kanilang tent dahil guys nagiba nga or natala ng hangin kasi tuwing gabi guys talaga yung ulan dito. So 2 days na malakas ang ulan tapos kagabi naman guys ay mahina. So naayos na kahapon yung tent nila at naging maayos naman guys. So nandiyan pa rin sila nag-uusap. So Sunday pa po ang alis nila. So na-update po lang kayo. At ako rin po guys ay kahapon ay bali nung isang araw po masama na pakiramdam din kahapon guys ay nagkaroon po ako ng lagnat. So ngayon po ay okay na. So okay na po ako ngayon guys. So ngayon ay ibabalita ko rin po sa inyo na kahapon si Boomer po yung alaga ko pong aso ay nawala po at hindi po namin alam kung dinala ng mga customer dito sa resort or na ano lang siya or naglog. Pero si Boomer po yung napakabait na aso, alam ko po na ito ay hindi naglog kundi may nagka-interest po na dali. So ngayon yung mister ko po ay nasa dun sa barangay na yung nag-swing po dito. So alamin po niya kung sino-sino yung mga nagpunta dito at babalita ko po sa inyo kung anong magandang balita ang dala niya pagkarating po ng aking mister. So ayan, at update ko lang po kayo at yun nga guys, at kapag ang isang nanay ang nagkasakit, talagang ang ating mga anak, asawa ay talagang hindi magkaintindi. Lalo na guys dito sa tindahan, siya pang nagluluto, yung asawa ko nagtitinda, nag-aasikaso. So ang hirap pala pag ang nanay talaga. So minsan lang guys ako lag natin pero talagang ang sama ng aking naramdaman guys. So at ngayon guys, okay naman na po ako at nandito na ako sa tindahan at nakakapag-asikaso na rin po ako guys. So update ko lang po kayo pagdating ng aking mister galing doon sa kung anong balita po kay Boomer guys. So si Boomer yung aking sitio na doggy guys. So update ko po kayo mamaya. May isang nanay guys din sa labas, sabi bibisitahin niya yung kanyang anak kasi nga ay nag-uulan daw mapagabi. So bibisitahin niya, sumilip dito sa tindahan kanina, kakaalis lang. Pupunta daw siya muna sa tabindahan at maglalakad na kayo kasi nga ay meron pa dyan silang ginagawa yung mga kabataan sa function hall namin. So ayun, may pastor na nagsasalita sa umahang reason at may mga parents dito na binibisita yung kanilang mga anak dahil siguro yung nag-aalala din sila sa gabi kasi na umuulan po lagi dito. Ayan, at saka pwede namang magkaroon ng bisita ay sila yung pinupuntahan nila yung kanilang mga anak. May mga tao dyan sa labas ngayon at may mga sasakyan. So siguro ay bibisita sila sa kanilang mga anak. Minsan may dala mga pagkain. Kanina lang, yung maaga pa, may nagbisita na rin. So parang dinala nila ng pagkain yung kanilang mga anak. Yung anak nila dito, kaya nandyan sila ngayon. Wala pa rin si mister. So iniisip ko pa ng ulamin namin. Wala pa rin si mister. Pala ako ditong vamos. Ayan, wala kaming ulam sa hapunan. So, ipiprito ko ito ngayon. Ayan. Wala kaming ulam. Luluto ako ng vamos. Matigas. Gababad muna natin sa tubig. Matigas. Matigas siya guys. Galing sa freezer. At maya ko siya. Tatanggalin sa tubig. Ayan.
wala na guys, di nakita si Boomer, andyan na si Mr. Ayan na. Ayan. Bisa hindi niya nakita, ayan, kakarating lang Mr. Ayan. So yan guys, medyo maingay yung ating background kasi nga ay nagsasalita si Pastor. So ayan, nakasana lang natin yung boses natin. So magluluto tayo ngayon ng bangus with crispy fry. Ayan, garlic crispy fry ang ating gagamitin guys para masarap. So ngayon ay ibubudbud natin dyan sa ating bangus. Pinaano ko na siya, pinabislag na doon sa palengke kanina. So ganyan lang yung gagawin natin. Diyan. Ayan. Tapos, ganyan-ganyanin lang natin. Malinis na po yung kamay. Kamay ko, nakapagugas na po ako kasi nilinis ko po itong ating bangus. Binabad ko po siya sa tubig, sabay. Nakapagugas na rin po ako ng kamay, guys. Ayan. Ganito po yung ginagawa ko kapag ako nagluluto ng bangus. Ayan. Lalo siyang masarap kapag nilagyan siya ng crispy fry. Hindi pati siya dumidikit guys ha, sa kawali kapag merong crispy fry o di kaya guys ay yung cornstarch or yung harina minsan ang ginagamit ko guys. Ayan. Okay lang dito sa likod, hindi natin lagyan kasi may kaliskis pa to. Dito lang sa may laman guys, ayan. Ayan, dagdagan pa natin. Meron pa akong lalagyan doon sa ano. Meron, ito lang muna unahin natin para makapag-dito na tayo guys. Ayan. Ayan guys, may all na yung ating kawali. Ilalagay ko na yung ating bangus. Dito muna natin. Nalagay ko yung may salisig para hindi sa bintik. Yan mo ba yung ako siniprito yung may salisig guys. Tapos patay na rin sa guys yan. Pagdasal na lang natin na ano, na pakainin si Boomer talagaan. Kagabi ko pa na pagdasal yun. Pantalikot na din ang bangus pag natin ito. Ha? Hindi lang tayo na rin ito. Hindi pantalikot. Hindi ako pag-aapin ito ng bangus. Hindi pantalikot. Guys, dito na ang aking pritong bangus with crispy fry. Ayan, nagutom na si Mr. Kakain na daw siya. Ito na guys. Ito yung aming ulam for tonight. A few moments later. The next day. Morning guys. So kagabi nga guys ay umuwi yung Mr. ko, wala si Boomer. So tinignan namin sa CCTV yung aming aso guys. So ngayon araw ay hintay namin yung pagdating kay Boomer. Nandun to yung yung hihintayin lang namin yung pagdating ni Boomer ngayon kasi may magsasauli kay Boomer. Kinuha guys, Boomer. Kinuha si Boomer, no? Naligo guys. So, hintayin natin ngayon. Tingnan namin sa CCTV. Nandun si Boomer, kinuha nila. So, share ko sa inyo. A few moments later. Boomer! Nandito na si Boomer! Aha! Ay, sino ho yung nagdampot? Ay, anak ko? Anak niyo ho yun? Lasing ho? Palas pinyas. Lasing ho yun? Lasing!
Ikat talaga naman, oh. Umuwi na po ang aming boomer. Ayan na, oh, ito na po, sinauli na po ang boomer namin. Oh, tuwan-tuwa siya dito sa buhanginan, magtatakbo. Ayan, tsaka yung isa pala sa mga, choco, choco. Bumalik na po ang aming boomer. Hindi ko kaya ng isang kamay, ang laki. Ang laki. Gusto bumaba. Baba, baba. Ay! Ayan. Ayan guys, sinauli na si boomer. Thank you po sa nagsauli kay boomer. Salamat po.